I would be complex, I would be cool. Kundi eh, hindi na ako naging newscaster, naging dancer na lang ako. Of course, Amazon, lalo na nung pandemic, grocery shopping all the way. Taylor Swift tickets, yung Eras Tour, Diyos ko. Kasi parang last day ko na yon sa US. Eh yung anak ko talagang super fan ni Taylor. So sabi ko, ano kaya gagawin ko? At yung nag-start na yung concert, doon ko lang binili. Ayoko nang isipin yung presyo niya. Pero sobrang natuwa. Talagang lifelong memory yan para sa anak ko. No regrets. Guilty? Siguro, simple lang. Keep it simple. Basta ako naglilinis ako ng face every time tinatanggal ko lahat ng makeup ko, tapos moisturize, tsaka siguro happy-happy lang, chill-chill lang. Wala kasi akong social media, so hindi ako familiar. Sino bang magaling mag-dance? Sino bang magaling na dancer sa social media? Basta kung sin... Ha? Yan siguro. Kasi parang dream na dream ko yung makapagsayaw ng sobrang bongga, pero... Well, hindi yun yung talent ko. Kundi hindi na ako naging newscaster, naging dancer na lang ako. Yun. Bonus na lang kung pwede pang kumanta, di ba? O total. Celebrity? Siguro Taylor Swift na rin. Para ma-experience. Kasi para siyang Beatles. Para siyang iba. Iba yung level niya talaga. At parang may mga nagagawa pa siyang kabutihan. So, good influence pa siya sa kabataan. Pag nag-attend ka ng concert niya, parang ang ganda ng crowd. Lahat sila supportive, helpful. Trade-trade ng mga friendship bracelets, ganyan. Puro cellphone at salamin. Puro Italy kasi nandun ako recently at na-enjoy talaga ng family namin. Super beautiful, ganda ng sarap ng food, ganyan. So, siguro Italy. Pero pabago-bago siya, depende sa kung saan nagugaling. Siguro, Romania siguro, kasi parang tatlong flight stewardess lang nagsabi sa akin na maganda doon. Hindi ko pa yan napupuntahan. So, siguro yon. Love language. Siguro hugs. Quality time. Ganon, acts of service, ganyan. Gusto ko to spend time with people na mahal ko, ganyan. And doing simple things lang. Of course! Friends ko lahat ng mga ex. Konti lang yun ah, pero... pero wala akong kaaway na ex. Yan. Gen Z word, siguro low-key siguro. Kasi parang hindi ako mahilig sa mga brands. Actually, shy talaga akong tao. Believe it or not, shy talaga ako. So, siguro yon low-key. Parang hindi ako mahilig lumabas, hindi ako mahilig mag... punta ng mga party, mas homebody ako. So, siguro low-key.